Pero sa inyo mga Tropapis, may Karak TV here. Mag-unbox tayo ngayon ng Cohen Steady Pro 4 para sa Action Campo. Unbox na natin ito. I-unbox na natin itong iSteady 4 Pro. Meron na kagad siya nga carrying case or bag nga ng Cohen. Instructions manual. Cohen. Yan yung Cohen na unit. Tripod, free class na pwede mong ikabit sa Cohen, like na pwede itong pang SD cam, tapos micro USB para sa mga SD cam din pang charge, tapos USB type C. Hindi ko pa to alam kung paano to gamitin, kung paano ikakabit dito, kung pwede bang pang charge o hindi, kasi alam ko may app yata ang i-download para magamit, makontrol. Tapos USB Type-C, charger ng Cohen. Bukan na natin guys, ikabit yung Cohen iSteady Pro. Bali pala guys, compatible siya sa GoPro 11 to 3. Tapos DJI Osmo Action, Insta360 One App. Tapos basta iba, kahit anong action camera na ganito yung size niya. Bali ang gamit ko pala guys is Osmo Action 1. Compatible din pala to guys sa Osmo Action kung trip nyo mag-gimbal din. Kabit na natin. Bali, hindi na ito yung detonilyo. Easy clip lang ito. Naka-clip na siya. Nakabit mo lang siya ganito. Napaka-basic lang. Tapos, ito. Iyan mo lang siya. Ayan o. Boom. Hindi ko yung pinaka-niya. Huwag kayong matatakot na maliliw kasi ito humihila din to. Kaya pantay yan kapag may kabit mo. Okay? Buksan na natin. 1, 2, 3. Yan. Naka-on na siya guys ha. Ito yung mga style niya. Kita nyo. Unfocus. Hindi mo magagamit yung trigger button pag naka-unfocus siya. Kahit ganyan mo. Wala. Bali naka- pwede lang siyang gawin yan. Hindi siya mag-tilt na pababa at pataas. Okay? Ganyan lang. Diretso lang siya. Tapos, pwede siyang mag-left-right. Pero pag payuko, hindi yan yuyuko talaga. As in. Okay. Pag PTF or pan tilt focus, pupunta natin doon. Yan, nagbago na. So, yan. Yuyuko yan mismo. Bali kapag iniikot mo to, iniikot din, okay? Tapos, ito, yung trigger button, kunwari nakaganyan, babalik yan sa dati. Re-recenter. Pwede mo rin palang gamitin, i-hold yung trigger button para mabilis lumiko. Yan, o. Lock. Pag naka-lock, kahit anong rotate mo dyan, ayan, o. Yung focus ng camera, dun lang nakatingin. Okay? Yan, kahit i-ganyan mo, dun lang siya nakafocus sa isang direction. Tapos, POV. POV naman, or point of view. Yan. Kahit eh. Kapag nabingi mo, tumasama din tabingi siya. Tumatabingi din yung camera. Lahat nagagawa niya. Yan. Yan. Pwede mo yung ganyan-ganyan. Tapos, center. Pwede mo din i-hold yung ano. Yan. Mas para mas mabilis. I-hold mo lang kung trigger button para mabilis mag-rotate yung camera. Kung kailangan talagang gumanyan, bigla. Malumingon. Magagawa din niya pala yung 360. Kunwari, kumukuha ka tapos nakaganto, di ba? Yan. O, nagti-360, di ba? Pipindutin mo lang yun para bumalik sa center ulit. Okay? Pag kinontrol mo to, yan. Pindutin mo lang yung trigger button sa likod. Pabalik na sa gitna ulit. Testing natin ngayon guys sa labas. 2 hours later. Okay, ganito guys yung pan tsaka focus. Lakad. Tapos ganito. Yan. Walang uga. Okay, game. Balik. Ganito naman ang PTF. Okay, lakad. Yan.
ka, nag-tilt siya pababa, okay? Okay, right there, lock. Kunwari, pumunta ako dito, ipo-focus mo, pumunta ako dito. O, ilakad ka. Tapos, kahit agad yan, hindi yan, kahit i-focus niya, hindi siya liliko, hindi liliko sa ibang ano. Okay? POV, yan. Kapag POV naman, lakad tayo. Tapos yan, tumatabingi siya. Pag points of view, ganyan tumatabi. Okay? Kapag naka-pan-focus, ganyan lang. Okay? Hanggang hindi siya nagtitilt. Kahit pindutin mo yung trigger button, hindi siya nagtitilt. Okay? Kapag PPF, ayun, pwede mong ma-hold yung trigger button, bababa siya. Lilingon siya, yuyuko siya. Okay? Kasagsagan ng traffic ngayon at uulan din. Lock. Yan. Okay? Kahit anong uga ko, hindi siya nagaan. As point of view, tumatabingi siya. Lahat na gagawa niya. So, yun lang. Alright mga tropafis. Kung still pa rin na pinapanood niyo itong vlog, may isa-share ako sa inyo na para magkaroon ng flash cellphone tsaka wireless mic itong Osmo Action. Kung Osmo Action 1 yung gamit ninyo, makakatulong ito sa inyong technique na to. Para lalo mapaganda pagbablog ninyo sa labas. Kailangan nyo lang cellphone holder. Ito yung wireless. Tapos kailangan nyo din itong bumili. Halos lahat to sa Shopee to. Ito, medyo wala na yata kasi nito eh. Ayan, ito lang kailangan nyo guys. Sisimulan ko na. Ito ang unahin nyo na makabit. Kailangan pantay siya. Tapos, lagay nyo to. Cellphone naman. Kung gusto nyo makita ng malaki yan yung view ninyo, lagay na rin kayo nito. Tapos, dito yung cellphone ninyo. Medyo mahirap yung setup. But it's worth. Wireless mic. Okay. Ito, kakabit nyo ito dito. Of course, ito kailangan nyo ng Sinova. Okay. Yan, nakasinova na siya. Wala pa akong pandikit dito eh. Yung parang natatanggal yung ginaganyan na tapos dito may kakabit ito. Nakaganyan siya. Dalawa yung ganito ko na microphone na. Yan nyo, gumagana yan. Okay, nag-connect na guys. Kumudulas lang kasi wala pang nakadikit na ano. Bali, basta ganito yung setting. Ultimate setup ko. Nakaganto siya guys. Wala nang problema dyan. Ganyan lang. Okay ba guys? Tapos flashlight. Naka wireless mic na rin yan. Bali, pwede dito. Hindi naman magtatamaan yung sa iba ba? Pwede din dito. Yun yung plano kong gawin ngayon. Ibili na lang ako ng parang panligit na scratch. Ito na tataposin yung vlog ko. Hope na nakatulong sa inyo itong iSteady 4 Pro. Kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment, sasagutin ko naman kapag nabasa ko agad. Thanks for watching at sana may nakuha kayong mga technique sa akin na malupit. Sige, bye-bye.